Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang COVID pandemic, umalo sa 96% ang mga Pilipino nagsabing haharap sila sa bagong taon ng may pag-asa. Batay sa survey ng Social Weather Station, so SWS, saksi si Ivan Mayrina. Mga nagdadasal sa simbahan ang unang pumasok sa isip ko. Nangatasan akong gawin ang story tungkol sa resulta ng survey ng SWS para sa nalalapit na bagong taon. 96% daw ng mga Pilipino haharap sa bagong taon na may pag-asa. Huling pumalo yan sa ganyang kataason pang 2019 bago magka-pandemya. Hindi nilalayo yan sa 92% naman na resulta ng survey ng Pulse Asia. Siyempre may pag-asa. Bakit po? Kasi bagong taon yun, kailangan laging positive. Laging may pag-asa pagkat nandiyan ang Panginoon na palaging sa atin ay sumusubaybay. Bawat isa sa aming mga nakausap haharapin ang bagong taon na puno ng pag-asa at nakaugat ang pag-asang ito sa kanilang pananampalataya. Malaking bagay na bumalik yan sa ganyang kataas kumpara nung taong 2020 o 2021. Bukod sa pagharap noon sa epekto ng pandemya, may iba pang pagsubok na hinarap ang marami sa atin. Tulad ni Margaret Piol na tubong Taal, Batangas. Yung pagputok ng bulkan, na benamanuhan na po kami doon. Then ang pandemic is second na lang po. Pero bilang Pilipino, hindi na namin iniisip yung hirap eh. Ang iniisip namin kung paano kami makakabangon muli, paano kami makaka-forward para mas maharap namin na mas masaya ang buhay namin. At para bang nagkatotoo kay Margaret, ang kasabihang tatluhan kung tumama ang mga dagok sa buhay. Taong 2021, naghiwalay naman sila ng kanyang asawa. Pero kahit daw noon, kung tinanong ko siya kung haharap siya sa bagong taon na may pag-asa, malinaw na uuraw ang isasagot niya. Hindi ko po kasi siya iniisip na negative eh. Iniisip ko lang na lahat ng bagay may dahilan kung ba't nangyayari. Tila sinasalamin din ang mga sumagot sa survey na ikinasa sa mga panahong tuloy ang bakbakan ng Israel at Hamas at ang tensyon sa West Philippine Sea. At laman ng balita ang pagsabog sa Mindanao State University at napipintong jeepney modernization. Patunay na buhay ang pag-asa ng bawat Pilipino na ang bagong taon ay pagkakataong mapabuti ang buhay, lalo kung lalakipin ng sipag at panalangin. Haharap din sa 2024 na puno ng pag-asa. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, ang inyong saksi.